So it could be double mage. Mm-hmm. Kanina ko pa nakikita yung mga double mage in the draft. Eh. Yup. Nasagot dito against Gusion, but they will go for another fighter dito in the form of Tamus and an Irithel or yeah. Marksman. Yeah, I think Kari. I think it's a natural na yung mga your teams pinipili talaga yung Kari laban sa Grok dahil you will need so much damage dun sa magdang mid game papunta sa late game para matalo yung alam yung Grok. Kailangan mo ng damage and it will come up mula dun sa carry for sure. And now Brand Esports sa kanilang choice ito is pwede sila na kumuha ng double mage or get the Harley. For example, i-secure na nila to to pair up with another fighter to match the Thamos. But seeing as wala namang available na Leo Mord sila na makakuha nun, there is the Kaya. So another, usually nakikita ko sa Brand Esports pag nagpipig sila, lalo na pag nasa red side sila, prepare up nila yung tank plus mage, tank plus assassin, your pag nagda-drop sila. Parang yun yung pattern ng pag-pick nila. And unlike ng other players na they are going for ano eh, first two combos. Mm-hmm. First two picks, combo hero agad yung ipipick nila. Mm-hmm. But on the side of Brand Esports, it's different, diba? Yeah. Yung kanilang pagkakasunod-sunod, yung pattern nila on the draft. And ito na. Akay, syempre, isang sagot sa Kaya, definitely. Mm-hmm. It's great versus the Gush as well. At kukunin nila yung Kagura dito for more damage. Syempre, this is also picking a matchup na time-tested na Harley versus Kagura. Hindi mo ibibigay yung Kagura Harley sa kalaban mo na magkasama. Kukunin mo yung isa for sure. Kasi pag nakuha na kalaban yan, nakulutong ka na talaga mamabamang in terms of the damage output. Talagang papaiyakin ka in terms of the magic damage kapag nagkasama dito yung Harley and Kagura. But they're looking forward to picking a marksman para sa side ng Brand Esports dito. Probably pantapat dito kay Kari. The thing with Kari kasi, I believe Kari is yung pinaka-short na siya yung pinaka-short range sa lahat ng marksman. But tatapotan na nila yan ng Hanabi for the side of Brand Esports for their marksman. In fairness, I think Brand Esports, going back pa dun sa MPL Season 1, sila yung isa sa mga unang team na nag-implement niya naman na maglagay ng marksman at maging successful doon. Kasi normally teams last season, kapag naglalagay sila ng marksman, hindi rin sila naging successful. Hindi sila nanalo with that. Brand Esports, with their mastery of the heroes, gamit din yung kanilang strategic advantage laban sa MPL dito sa Pilipinas. Let's hop into the game. Signal Ultra versus Brand Esports, game number 1. At sa blue side, nandito yung Signal Ultra. D on the show, Tet sa kanyang Kai, sa kanyang Kagura, sa Fiu, sa kanyang Kari, and Yaku on the Thamos. And for the side naman ng Brand Esports, we have Coco playing as Hanabi, Yuji on Gusion, Haze naman on the Grok, Rebo playing as Harley dito, and Pain for Kaya. Well, as for now, syempre, busy pa yan sa mga buffs, pero medyo nagkakahawakan yata sila ng tenga dito sa may middle lane. Nagkakamustahan lang, kumbaga, tamang leech lang din ng XP, tamang kuha lang din ng gold, coming from the minions dito. And considering na pareha silang may marksman, dalawa sila na kailangan magbigay ng space dun sa mga marksman nila. Like you said, parang mirror lang yung draft natin. They both have their tanks, their respective fighters, respective mage. So, it's a matter of execution. Pero ginugaw yata nila dito. Itong si Yaku, inikutan sila dito ni Haze. But Haze as well, medyo low health. Same as si Yaku. Pero papasok pa rin sila. First blood ang nakuha dito ng side ng Brand Esports by killing itong si Yaku. But in exchange, they will be losing their Grok as well. Pero inabol pa nila dito si Pain. Hindi siya naabutan ng payong. Safe pa rin naman dito si Pain na nakadikit doon sa may tore. It's all safe. 1-1 for that first blood and for that first na ikinomit na team fight ng both teams. It's a kill for Turtle, actually. Tapos may Turtle din na potential na pwede nilang kunin. However, pero I think the Brand Esports, interestingly, ang kanilang talagang emphasis on getting the early game up is on to the Harley, which is makes total sense to me. I think no, pag nakakuha sila ng enough farm para dito sa Harley para ma-enable siya sa mid-game, para ma-enable agad siya na makapag-rotate agad, I think it's gonna bode well for Brand Esports. Much better kung Turtle compared kung soon binigay nila doon kay Coco yung farm muna. Ngayon, Harley, level 4, maganda na yung farm sa top. Mm-hmm. Will be able to transition into the mid-game na may ambag sa mga team fights if ever the fights do happen. Tapos, eventually, makakapag-make space nga naman sila sa carry. Sa Hanabi nila, for sure. They're trying to take the Turtle, actually. Muntikan pang maagaw sana ni Cho dito, even with together with Kagura. Kaso, it's already too late, eh. Pero they're going sa kill kay Yaku na naman dito na meron siyang deadly magic. But with that, daggers coming from Yuji,
nakapag-take ng revenge dito itong si Yuji against so, kay Yaku. Sobrang sakto naman yeah. Ang range nun mula sa Shadowblade mula kay dulong-dulo. Dulong-dulo. Able to get the last hit. And syempre may deadly magic na commit. At this early stages din kasi kind of wanna all in dun sa isang mga fighters, mm-hmm. the tanky fighters. Like for example, Thamuz, hindi siya madaling i-takedown and it's enough for Brand Esports to actually go on to that hero with all of their strength. So binubugan nila doon sa jungle ng Signal Ultra just face checking, knowing, looking if they can find an opening that will secure their blue buff din dito sa ating yeah. 2-minute game. Definitely, pagka-secure ng blue buff dito, they would look for a kill or kung sino man yung mapipita sila dito na available para sa side ng Signal Ultra. You wouldn't want to waste yung nakuha mong buff na yun, na blue buff. It's either the turret or a kill. Basta may makuha ka, may mapakinabangan ka dun sa may blue buff mo. Pero grabe naman yung lakad dito ni Haze. Talagang guardyado, secure dito. Pero pinasok pa rin nila with a Higan Bana. They will be able to take down the turret. Pero wala pa rin sila nababawas dito for the side of Brand Esports. Hahabol pa rin dito si Yaku kaso wala na siyang jump. And Brand Esports, tamang aklasan lang. Back to farming. And nakuha na natin yung objective natin. Going back to farming na nga ulit. And they were able to secure your Tore, Yaku, na fend off na rin naman mm-hmm. Brand Esports dito. The magic is already a threat. But for Signal Ultra, they will snatch itong crab dito sa may bottom. And maybe they can transition sa pag-take ng Tore dito sa baba. Ganun din naman ang gagawin ng Brand Esports mirror maneuver. They want to go forth. Yaku, taken down by the members of Brand Esports at makakatulak pa sila for sure. While that is happening, makatulak naman sa baba ang Signal Ultra. Pero dalawang turrets na kasi masisecure, possible masecure dito na side ng Brand Esports in terms of the objective dito, aside from the turrets, nakuha din kasi kanina ng Brand Esports yung turtle. So the might be pangalawang turtle for the Brand Esports kung gusto nilang formahan dito yung nasa top na turtle. Pero nandun si Cho na alam niya na baka nga mag-turtle dito yung Brand Esports. Pero nice face check doon sa may damuhan lang. Pero si D, binigyan siya ng Divine Judgment dito. Pero he's still alive para kay D. He's a Cho, madaling mobility, easy flicker lang away. Oh. And hindi din naman siya kukomite ng lahat eh. Nandito din naman yung mga backup neto ni Cho. So it's gonna be best up skirmish if ever, but still, hindi nila nagawang i-contest yung turtle dito for the side of Signal Ultra. Brand Esports pa rin, another objective for them. I like the idea for Brand Esports. Hindi sila nag-commit sa fights, pero nagpo-poke din sila laban sa Signal Ultra. Enough para hindi makapag-defend ng turtle nga na may Signal Ultra doon. And this is why we were talking about yung konting priority ng Brand Esports towards this Harley para makapag-farm siya. And because Rebo is really farmed ngayon, 5 minutes in, nakakuha siya ng secured ng turtles ng napakadali because the damage output niya is really high this time. Just look at how much they are babysitting itong si Rebo. Pero habang binibabysitting na si Rebo dito sa top, decent naman din yung farming dito para dun sa Hanabi. So, Brand Esports actually getting so much out of the map. In fact, meron silang ngayon 4,000 kalamangan over Signal Ultra just because of how well they are allocating their resources. And smooth lang din talaga yung farming dito ni Hanabi. You wouldn't want yung marksman ng kalaban is kumbaga, mas malakasan kesa dun sa marksman nyo. So, ayaw mo mangyari yan. Kasi parehas kayo may marksman, parehas kayo may potential ng pico, pero dito sa top lane, Tets, napaikot na lang dito si Tets, pero nandito na ang aking mga backup. Nakupo, sayang naman yung Guardian's Barrier. Hindi niya nagwardyahan. Kumbaga, nakatakas pa rin dito si Tets. But malaki din naman kasi yung air, yung siwang na pwedeng lusutan nga na pwede single ultra doon. Secure a fight between Kari and Hanabi. Kailangan nilang i-match up kumbaga yung strength dito na nakukuha ni Coco coming from those farm, coming from those objectives na natitake nila earlier. Ngayon kasi, isa pa lang yung turret na nakukuha dito ng Signal Ultra and both the turtle is na-secure ng Brand Esports. That's why yung network natin talagang heavily favors as of now para sa side ng Brand Esports. Man. Pero Brand Esports at this point, sila na, nagro-rotate na sila, nagsisimula na silang rumonda dito sa mapa, taking pick-offs, taking kills, para nga naman additional dun sa kanilang net worth and space as well para dun sa marksman nila, even Harley's here, nakakakuha ng kills, and continuous lang yung pag-take nila dito ng objectives to the point na hindi na sila i-co-contest ng Signal Ultra, but the same with the Signal Ultra, they're gonna be taking itong middle turret, so exchange turret lang yan. But, andito na yung Brand Esports, manggagaling sa likod. Pero, sino yung umiikot dito? Si Tets, napaikot na lang. But Tets is still dead. Mag-isa lang siya doon. Pinasok niya yung lima. Yung kanyang mga backup, nasa back. Yep. Unfortunately, that was a misstep mula doon kay Tets na siguro hindi niya fully
na-calculate kung kailan dadating yung mga members ng Brand Esports, and that is gonna be really bad for Signal Ultra losing yung kanilang main playmaker dito, which will mean that makakama ko na tier 2 tier dito ng Brand Esports. Fortunately pala, Rakitets, mabilis pa yung kanyang death timer dito. Yep. And actually, nung ni-review natin kanina yung net worth, sobrang lamang si Rainbow. Just a little bit. 4.3K, tapos ang pinakamalapit sa akin is 3.6K. That was a minute ago. Could just assume na talagang lalaki lang yung net worth. Dito nauli na naman si Tets. Kahit pa under the tier 2 turret, eh walang mamamatay from Brand Esports. They take down the Akai once again. Level 7 pa lang dito si Tets. Kabubuhay lang ni Tets. He just respawned. So, talagang ang laki na namang disadvantage ito in terms of experience kasi almost a minute siyang down without getting the farm, without getting the experience, at ayaw na ayaw mo yung mangyari sa isang Akai. You want your Akai to have the most levels he can kasi syempre, gusto mo siyang magkaroon ng mataas na levels on the Thousand Pounder, even on the Ultimate, para mame ambag na siya sa mga teamfights, and that's really bad for Signal Ultra. And the farm as well, diba? And the XP as well. Kasi kung wala, kung meron nga, let's say, you have the XP as an Akai, but if you keep on dying, hindi ka rin makakaipon ng enough gold para makakuha ka ng early, like, ng items para pampakunat sa'yo, diba? Ano nga naman yung makunat, I mean, may level ka, pero hindi ka naman makakakuha ng items mo na pampakunat. Like, makunat na yung tangin ng kalaban dito, how about you? Parang ganun magiging question dyan. Pero nagkikinangan na yung mga items dito ng Brand Esports na medyo smooth lang yung galawan nila. Parang naka-record na, kumbaga, nakalista na kung saan tayo pupunta, kung ano yung susunod natin iti-take dito. Looks like they wanted to take this first Lord, level 1 Lord, para sa side ng Brand Esports, or they might want to lure out lang dito yung Signal Ultra, which is nakita na naman nila dito si Tets, natampunan ng mga skill at nahuli pa nila ni Yaku sa may likod. Yaku try to fight, napatay pa nila itong si Harley at the middle lane, but with a mega kill as well para kay Gushen, with a double kill as well para kay Kagura, pero tumatakbo dito si Didi na hinahabol ng dalawa, na ay low health nga naman siya, pero naiiwan si Pew. Ano nga naman ipang lalaban ni Pew, isa lang naman siyang marksman, na wala siyang kunat. Apat yung kalaban niya, 4 to 1 exchange, and this Lord is gonna be free sa side ng Brand Esports. Oh man, the thing that we expected from Brand Esports sa Signal Ultra, it's either low kill score or very high kill score. But knowing that sobrang discipline nila, di sila magpapatay na sobra, si Dean na ako po not disciplined at all. A Signal Ultra, hindi sila wala silang license para i-contest yung Lord for sure. Natalo na sila. Kakatalo lang nila sa isang teamfight. And they gave away another kill. And that's a kill onto the Cho. Once again, look at Brand Esports. Almost 10,000 na yung kanilang kalamangan dito versus Signal Ultra. And they only have 10 kills. Pero alam mo, yung control nila sa mapa, yung control nila sa minion waves, super, even in the much higher as compared to Signal Ultra. Even the Lord and the Turtle, sila lahat ang kumuha na yan. This is bad for Signal Ultra. Like, hindi na sila pwedeng magkaroon ng mga ganong blunders. Like, for example, yung kanina na nahiwalay dito si Akai or nahiwalay si Cho. Kasi promising pa rin naman yung damage nila. We saw kanina na may promise yung lineup ng Signal Ultra laban sa Brand Esports in terms of team fighting. Yung carry nila nakakakuha ng taas sa damage. Even Yaku on the Amos is dishing so much damage to team fights. Yun nga lang, kulang na kulang sila. Oh, that could have been a good block, pero nakapag-dash away doon si Thamos. He will be safe for a little bit. So yung Lord natin sa baba, pero yung top, sinashove na nga dito ng Brand Esports. Yeah, the jump D, na-lockdown na nga nila. Do they have the damage rate? Deadly Magic na rin na nakakast sa kanya, but he will be able to survive with sliver of health. At ito, tumalo si Yaku na upo na masama, but he will be able to get away. No, not enough. Harley takes him down, tapos yung Torre yung sa gitna ng target dito ng Brand Esports. While that is happening, they want to go for the Sanya. Sanya goes down, yung bottom na pabush na rin ni Pei, tsaka ni Lord na upo. Tumalo na si Tets, pero wala siyang follow-up. They'll be able to kill off Yuji, but can they survive this onslaught mula sa Brand Esports? Wala lang inhibitor turrets. Buhay na buhay pa rin yung Lord. This might be the end, as Brand Esports will close this game out 11 minutes in. Walang nagawa doon yung Signal Ultra. Like, wala silang no choice. Pinupush yung top nila, pinupush yung middle lane nila. They can't divide themselves. Lilima lang sila dito. And nabawasan pa sila this time. Nagkaubusan na ng buhay dito sa side ng Signal Ultra. Medyo messed up yung positioning dito ng Signal Ultra. It's like they have almost no unity. Like, yung flow nila na i-dictate ng Brand Esports. Like, kung nasa kasi yung Brand Esports, parang doon sila nagpupunta eh. So, pag tinignan mo yung kill score 12-3, For an 11-minute game, tas ikokompara mo siya sa other games na napanan natin, low kill score pa to eh. Gusto ko lang din i-take note kanina
na noong bandang mga 8 minutes or bandang 5 minutes, 5-1 lang yung score. That's very low for the teams. Knowing mm-hmm. na ang Mobile Legends, a very action-packed game, ang baba nung 6 kills lang in total. Yep. Pero, kahit pa 5-1 lang yung score nun, lamang ng 5,000 pa rin yung Bren Esports in terms of yun gold. Na nga. Ano? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.